Welcome naman kayo sa Rosie Chivito Vlogs! And so for today's video, we will be talking about the new terms of service ni YouTube. So ano nga ba yung new terms of service ni YouTube? So this is the right to monetize. If you want to read the article, I will be leaving the link below in the description box para mas mabasa nyo ng mabuti ang bagong article na nirelease ni YouTube. So, paano nga ba maapektuhan ni YouTube ang mga small YouTubers na hindi pa nasa YPP? So, hindi pa na-monetize na channel. So, dahil dito sa bagong terms of service ni YouTube, which is the right to monetize, magkakaroon na lahat ng ads. So, lahat ng published video kay YouTube ay magkakaroon na ng ads. So, probably, dahil meron ng ads, bababa ang audience retention ng mga small YouTubers. At hindi lang yun, hindi ka babayaran ni YouTube ng kahit na piso kung hindi ka pa monetize. So, may ads sa magdi-display sa video mo, pero hindi ka niya babayaran kahit piso. So, sino yung kikita doon? Si YouTube. Siya ang kikita sa mga pinapanood na ads ng iyong viewers. So, paano na lang ang mga small YouTubers? Ang hirap-hirap na nga i-meet ng requirement ni YouTube. And recall tayo, ano nga ba yung requirement ni YouTube para ma-monetize ang channel mo at maging part ka ng YouTube Partner Program? So, kailangan mo ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, dahil magkakaroon na ng ads ang video mo, probably yung potential subscribers mo ay mabawasan, lalo na ang potential watch hours mo. Dahil, alam naman natin at aminin natin lahat na ang ads ay nakakabitin ng panonood ng ating mga viewers. So, kahit ikaw, kapag kami lumabas na ng ads, ang tendency, pwedeng i-skip mo or pwedeng hindi mo na lang tapusin yung video. Diba? Sobrang mahihirapan na ma-meet ng mga small YouTubers na hindi pa monetize yung requirement ngayon ni YouTube. And, paano naman makaka-apek sa mga small YouTubers na monetize channel na ang bagong terms of service ni YouTube na right to monetize? So, simple lang. Makaka-apekto yun sa ating revenue. Kasi, probably, kumunti na lang yung di-display na ads sa ating mga videos. Kasi meron na tayong kakompetensya na mga hindi monetized channel na nag-upload ng content dahil magkakaroon na ng ads yung kanilang mga video. So, instead na lima yung ads na magdi-display sa video mo, pwedeng dalawa na lang or pwedeng isa na lang. So, kukunti na yung iyong revenue. Dahil konti na yung ads na magdi-display sa video mo. Pero dun sa mga big YouTubers, hindi nila to masyadong mahalata kasi hindi na lang naman sila sa ads nakadepende. So, meron na silang mga brand endorsements, meron na silang mga collaborations, etc., etc. So, tayo yung pinakamaka-apektuhan ng bagong terms of service ni YouTube. So, I think, ini-encourage din ni YouTube yung mga tao na mag-avail ng YouTube Premium. Kasi sa YouTube Premium, walang magdi-display na ads. So, mapapanood mo ng smooth yung videos, wala kang ads na mapapanood, pero hindi naman lahat ay kayang mag-avail ng YouTube Premium. So, ikaw, ano bang opinion mo dito sa bagong terms of service ni YouTube? Pwede kang mag-comment sa baba para malaman natin ano bang saloobin mo. Pabor ka ba dito o hindi? Saka alam nyo pa ba, napakasakit isipin kasi kung ikaw small YouTuber ka, nag-upload ka ng content na nag-trending pero hindi ka pa monetized. So si YouTube, kikita siya ng malaki doon kasi madaming mapapanood na ads yung viewers. Pero ikaw, kahit piso, wala kang makukuha. Eh, paano kung nag-million views yun? 5 million views. Diba? Sayang naman yung revenue na dapat napunta sa'yo dahil ikaw yung nagpakahirap sa content. So, ikaw, ano ang iyong opinion sa bagong right to monetize? You may comment down below. And, sana
magbago pa yung isip ni Lolo YouTube. Sana marinig niya yung hinain ng bawat small YouTubers na kagaya natin. Sobrang mahihirapan na tayo. So, I think that's it for today's video. If you like this video, please give it a thumbs up, share, and please do subscribe to my channel. Bye!